Hello mga kabuhay! Ang second part po ng ating topic ay yung tinatawag na mitosis phase. So it is the ability to reproduce in kind. It's a basic characteristic of all living organisms. So pag sinabi po nating in kind, means that the offspring of any organism closely resemble their parent or parents. So ibig sabihin, magpo-produce po tayo ng daughter cells na identical pinaka-parent cell. Another meaning po ng mitosis, it involves the cell division of body cells or tinatawag po nating somatic or autosome, except po yung sex cells or reproductive cell. Kasi po, meiosis po ang involved po doon. And another meaning po ng mitosis, it is the part of a cell cycle that results in identical daughter nuclei that are also genetically identical to the original parent nucleus. So, ibig sabihin po, kung ilan po yung chromosome number ng parent, ganun din po ang ipoproduce po natin na daughter cells. Mga kabuhay, isa po sa organelles na napakahalaga during cell division, lalo na po sa mitosis, itong centrioles and centrosome. So, talakayin po natin ano po ba ang pagkakaiba ng dalawa. So, pareho po silang na-discover noong 1883 ni Edward von Wenedan. Na-discover po ang centrosome noong 1889 ni Theodore Boveri at yung centrioles naman po noong 1895. So, pareho po silang organelles na nag-act as microtubules po during cell division. At ang centrioles po ay naka-cylindrical structure po ito na matatagpuan po sa mga eukaryotic cell. Sa ating pong mga human, example, except lang po sa mga flowering plants and other organisms. So, medyo absent po ito. So, mga kabuhay, napakahalaga po ang centrioles lalo na sa movement ng chromosome during cell division. Centrioles ay binubuo po ito ng mga tubulins, mga globular, yan, mga bilog po na mga protein na nagpo-form po as microtubules. Ayan, ito po yung microtubules. Ang centrioles din, meron po itong two pairs after duplication events in interphase. So, ibig sabihin po, sa bawat cell, bago mag-interphase, isang pair lang po yan. Next po natin, what is centrosome? Ang centrosome po in animal cell, so sa ating po mga human, ay has a pair of centrioles. So, sa bawat centrosome, meron pong isang pair ng centrioles na nakalocate po na malapit po sa nucleus. Ibig sabihin po, once na nag-undergo din ng interphase ang isang cell, so magkakaroon po din ulit ng dalawang centrosome. Kasi normally po, isang centrosome lang sa isang animal cell. So, naka-perpendicularly arrange po ito sa centrioles. Sa mga kabuhay, ang centrosome po ay isang organelles nag-a-act as microtubules. Siya po yung nag-organize dun sa center ng cell. Siya rin po ang nagre-regulate ng cell cycle. At napaka-importante po ng ginagampanan ng centrosome during prophase, yung first phase po ng mitosis. At tandaan po natin, ang centrosome po ay tumutulong din po para sa cell division, lalo na po sa pagpoproduce ng spindle fiber. Yun po kasi ang magiging place dito sa mga chromosome. At this point po, ang mga chromosomes, hindi po ito makikita with an ordinary microscope. At makikita din po natin na ang mga chromatin, very long, very thin. So, nakakompress pa po sila doon sa pinaka-nuclear envelope, no? Or sa nucleus po natin. Pero po, yung centrioles, nakakovered ng centrosome, nag-replicate na rin. So, meron na po tayong two sets of centrioles and two centrosome. Mamaya po, magmamigrate po yan into opposite pole. Mga kabuhay, apat po yung phase ng mitosis proper or mitotic phase. Ito po yung prophase, metaphase, anaphase, and telophase, or what we call the PMAT. So, first po yung prophase. Sa prophase, yung chromosomes, makikita po natin, medyo visible na siya using ordinary light microscope compared po natin sa interphase, no, na very long, very thin. So, dito po sa prophase, medyo thicker and condensed and shorter yung mga chromosomes. Kaya, makikita na po siya sa microscope.
At ang chromosomes po sa prophase ay kinoconsist pa rin ng sister chromatids at ito po ay ina-attach no ng tinatawag pong centromere or the centromeric region, yung pinakagitna. At makikita din po natin sa prophase na nagkakaroon na po ng spindle fiber or the early mitotic spindle fiber na galing po dito sa ating centrosome at sa ating centrioles. Yung two pairs po natin ay unti-unti na pong nag-move no, to opposite pole, pero hindi pa siya talaga totally naka-away from each other. So, nag-move pa rin. Then, sa early prophase, makikita pa rin po natin yung nuclear membrane and also the nucleolus. Pero sa late prophase, what we call the prometaphase, bago po mag-second phase ng mitosis, unti-unti na pong nag-disappear yung kanyang nuclear membrane and also the nucleus. At ang mga sister chromatids po natin, yung nag-replicate po na chromosomes po ay magkakaroon po ito ng special protein dun sa kanyang centromere na tinatawag po natin kinetochore, wherein ito po yung mag-link no, dun sa early mitotic spindle na mga microtubules na dito po i-hook yung mga chromosomes. Makakabuhay ang second phase po ng mitosis is what we call metaphase. So, tingnan po natin ano ba ang nangyayari during metaphase. Totally po, naka-migrate na po no, yung ating centrioles and the centrosome, or what we call the aster sa opposite pole. At yung kinetochore, hinook na po or nilink na yung mga spindle microtubules po na produce ng centrosome para po ilink yung pinaka-centromere. At makikita po natin na meron pong tatlong uri ng spindle fibers microtubules po na po no, makikita sa metaphase. Number one po, meron tayong tinatawag na astral. Ito po yung nag-grow near the centrosome. Tinatawag din po siyang aster no, from astral. Pangalawa po, meron tayong tinatawag na mga polar microtubules. Ito po yung away from the centrosome or dun sa centrioles din po. At last po, meron po tayong tinatawag na kinetochore microtubules. Ito naman po yung naka-attach no, na mga microtubules dito po sa kinetochore ng bawat sister chromatids. Dahil mga kabuhay, dun sa mga spindle fiber, meron po tayong tinatawag na non-kinetochore microtubules. Ito po yung mga spindle fiber na hindi po naka-link or naka-attach dun sa kinetochore ng mga sister chromatids. So, after po na i-hook or naka-link no, yung kinetochore microtubules sa sister chromatids, so, idadirect niya po or magkocontrol sa movement ng chromosomes na dalhin sila dito sa center ng cell na tinatawag pong metaphase plate or the equatorial plate. Meron po ditong checkpoint na mag-check if ever lahat po ba ng chromosomes ay naka-align dun sa pinaka-center. Ang tatlo po sa phase ng mitosis is anaphase. So, ano po bang nagaganap sa anaphase? So, makikita po natin dito sa pangalawang picture after metaphase na nagkakaroon na po ng separation ng sister chromatid. So, bumabalik na po sa original. Single chromatid lang naman po ang ating mga chromosomes. And then, yung spindle fiber, ito po ang magkocontrol ulit na siyang produce ng centrosome and the centrioles dun sa movement po ulit ng bawat chromosome. Kaya po, hihilahin po, no, merong force na siyang nagpupull dun sa naghiwalay na sister chromatid sa opposite pole. Then, sa late anaphase, makikita po natin yung shape ng cell. Compare po natin sa metaphase, medyo nag-elongate. Dahil po sa polar microtubules, ay ito po yung nag-elongate. So, mga kabuhay, tandaan po natin sa late anaphase, unti-unti na po na nagkakaroon ng tinatawag na cytokinesis, yung early cytokinesis, kasi po, ito po yung process na maghihiwalay or hahatiin itong cytoplasm. Sa last phase po natin is what we call the telophase at kasabay po nito yung cytokinesis or the separation of cytoplasm. So, ano pong nangyayari sa telophase? Dito po sa pangatlong picture, makikita po natin na after na mag-elongate, diba, dito sa late anaphase,
ay unti-unti pong nagkakaroon ng pinch dito sa pinahagitna ng cytoplasm na tinatawag kong cleavage furrow. So, unti-unti po itong nagkakaroon ng hati. So, ito po yung tinatawag na nating cytokinesis. Ang tawag nga rin po dyan is contractile ring. At makikita din po natin na yung mga chromosomes na naghiwalay, di ba, yung sister chromatid, at unti-unti pong nagkakaroon ulit ng formation ng nucleolus and also the nuclear membrane. Kita po ninyo yung mga fragment. Unti-unti po siyang nabubuo po ulit. So, meron po ditong mga checkpoint po ulit kung talaga bang nag-segregate or naghiwalay totally, no, yung chromosomes. Kasi kapag hindi po ito totally naghiwalay, lalo na dito sa late anaphase, hindi po mag-i-start yung cytokinesis. So, yun naman po yung kagandahan ng checkpoint. So, mga kabuhay, ito pong gitna, magkocontract po yan at unti-unti po itong maghihiwalay. So, tinatawag po natin yun na telophase. Telophase, no, nag-divide na yung cell at still, no, diploid pa rin po. So, from the start, sa interphase, so, meron po tayong diploid chromosomes. Ano po ba yung diploid? Meaning 2N or 46 chromosomes. At ilan din po yung chromatin natin, 46. So, once po na nag-synthesis or nag-DNA replication, so, magre-replicate din po yung chromosomes. So, yung chromosomes po is still 46. Ano lang po ang nagdoble? Yung chromatid. Kaya naging sister chromatid po yan. Then, mitosis na po tayo, which is the prophase, metaphase, naka-align. Then, sa anaphase po, di ba, naghiwalay ulit yung sister chromatid. So, bumalik po sa original. Kaya po, at the end, no, is still 46 identical yung na-produce natin na daughter dun sa kanyang pinaka-parent. So, we have a 46 and 46 chromosomes. Mga kabuhay, ano po ang pagkakaiba ng animal cell and plant cell during telophase? Sa telophase po, may cleavage furrow, yung animal cell. So, nagkakaroon ng contractile ring. Pero ang plant cell po, wala po. So, karaniwan po, ang plant cell, wala pong cleavage furrow, wala pong contractile ring. So, ano lang po ang meron? Instead, meron po silang tinatawag na cell plate. Kasi nga po, ang plant cell ay double-walled. Hindi lamang po cell membrane meron po ang plant cell, kundi cell wall. Tapos may mga cellulose, hemicellulose pa po. At the end, ang telophase pa rin po sa plant cell, meron pa rin po tayong 2 cell, no, na nag-divide at identical din po to each other. At kung ilan po yung chromosomes ng plant, kasi karaniwan po sa plant cell is polyploidy. Still, yung daughter cell, parehong-pareho po dun sa pinaka-parent cell. Kaya mga kabuhay, natapos na po natin ang cell cycle and cell division, which is mitosis. Sana po naintindihan po natin kung paano nag-divide yung ating cell. Basta tandaan po natin, nakafocus po ang mitosis sa autosome or sa body cell. Hindi po yun sa pagpo-produce ng reproductive cell. So, meiosis naman po yun. So, abangan nyo po ang another video po na papaliwanag ko po yung tungkol sa meiosis 1 and meiosis 2. So, maraming pong salamat sa patuloy nyo pong pakikinig at pagsubaybay sa aking pong mga ina-upload na mga video. So, God bless everyone. Bye!